pinapakain natin si Budak para nanganak siya kagabi. Ngayon, pinapakain ko siya, nagluto ko siya ng tinola na ulo ng manok, nalagyan ko ng sayote tsaka malunggay. Tapos sabaw lang, hindi ko siya ginisa, hindi siya talaga yung parang inuulam natin na nilalagyan ng sibuyas, luya, bawang, tapos ititinola kasi bawal sa aso yung bawang at saka yung sibuyas. Kaya ginawa ko, pinakuluan ko lang yung ulo ng manok. Nung malambot na siya, tinambog ko yung sayote. Tapos nung naluto yung sayote, nilagyan ko ng maraming malunggay para gumatas. Ngayon kasi Buda, kapag ano yan, nanganganak, pagbagong panganak, walang ganang kumain yan. Kaya para kumain siya, ginagawa ko, sinusubuan ko pa yan. Diba? Pagka nandun, ayaw kumain. Kakainin yan, pero susubuan mo siya. Marami na siya nakain kanina, ano yun eh. Mahigit kalahati yan eh, manok, sayote. Ito, sayote naman. Diba? Kita nyo? Parang, ano siya, parang sobrang pagod na pagod siya sa panganganak niya. Ginagawa niya. Parang kahit kumain, parang nanghihina siya. Ginagawa ko, sinusubuan ko. Diba? Halata niya, nandito yung pagkain, ayaw niya kainin. Susubo lang niya, pagkain susubo mo. Diba? Ganyan yan. Pangatlong anak na niya sa akin eh. Ano to? Lima lang yung inanak niya ngayon. Nung unang anak niya, ano, anim, sumunod, pito. Tapos sumunod ngayon, lima lang. Pero okay lang. Apat yung lalaki, tapos isa lang yung babae. Hindi ba ako tayo? So, kailangan susubuan mo pa siya para kumain. Kasi kawawa, parang hinang-hina siya eh. Magtsatsagaan mo. Kasi kailangan niya kumain para magkaroon siya ng gatas. O, Budak. Diba? Malambing. Ito. Nilagay ko kasi yung pagkain niya. Ang tagal na dun. Lumamig nga, hindi pa rin niya kinakain. Na naalala ko, gusto nga pala nito sinusubuan pagbagong panganak. Ayan, malunggay. Malambing yan eh, pagbagong panganak. O baka naman sobrang pagod lang siya. O baka naman naisip niya, binigyan ko ito ng maraming tuta. Kaya kailangan ako naman ang pagsilbihan mo. Pagka guys, nagluluto kayo ng pagkain ng aso, ang ano, huwag nyo nalalagyan ng mga panimpla, huwag nyo nalalagyan ng asin, lalong-lalo bechin, bawal yun. Kasi sa pagkakaalam ko, ang aso, wala naman yung panlasa. Ang aso, pang amoy lang. Pag naamoy niya, masarap yung pagkain, makainin niya. Pero ang alam ko, ang aso, sa pagkakaalam ko ha, hindi ako sigurado. Pagkakaalam ko, wala naman panlasa talaga ang aso, pang amoy lang. Kaya pagka naamoy niya, masarap, kakainin niya. Hindi mo na kailangan lagyan ng mga asin kasi masama sa kanila yung asin. Kaya ka nakain na niyo sa tao. Gusto mo Budak ha, para gumatas ka ha. Tapos, pinapainom ko yan ng Enmalak para gumatas. Lumakas yung, ano, yung Enmalak. Para lumakas yung gumatas. Ito, nibilang ko siya niyan. Ano to eh? Milk enhancer for companion animals. Enmalak. Para lumakas yung gatas niya. Okay? Twice a day daw ang bigay. Binibigyan ko siya umaga, gabi. Kanina umaga pinainom pa na siya. Tapos may gabi ulit. Pagka small breed daw, 3 ml. Pagka medium breed, 4 ml. Si Budak, large breed yan, kaya 5 ml. 5 ml sa umaga, 5 ml sa gabi. Ayan, naubos na niya yung pagkain niya. Diba? Lalakas na gatas niyan. Patindihin mo yung mga anak mo, ha? Para mabilis lumaki, ha? Ha? Patas, tulog ka na uli. Pagkakain mo, tulog. Pagkising uli, mamaya, papakainin kita uli, ha? Bye-bye na, bye-bye.